Diyos ng lahat, papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umamin ang daigdigan, lahat ng naroon. Amit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat o papuri. Sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo, Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklukha sa kanan ng Diyos Ama, para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyo nagmumula ang tanang kabutihan. Pagbigyan mo ang aming mga kahilingan na iyong patnubay, ang iyong mga kinalulugdan ay aming mapag-isipan, at sa iyong pag-akay ang mga ito ay aming magampanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, nagsalita kay Akab si Elias na taga Tesbi. Isinusumpa ko sa ngalan ng Panginoon ang Diyos ng Israel na pinaglilingkuran ko, hindi uulan ni hindi man lamang magkakahamog sa mga darating na taon hanggang hindi ko sinasabi. Pagkatapos, sinabi ng Panginoon kay Elias, umalis ka rito at magtago ka sa batis ng karit sa silangan ng Jordan. Makakainom ka ng tubig sa batis at may inutusan akong mga uwak na maghahatid sa iyo ng pagkain. Gayon nga ang ginawa niya. Lumakad siya at nanirahan sa may batis ng karit sa silangan ng Jordan. Umaga't hapon, may mga uwak na nagdadala sa kanya ng pagkain. Sa batis naman siya umiinom. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Sa gawin ng bundok, tumitingin ako saan manggagaling ang aking saklolo. Ang hangad kong tulong sa Diyos nagmumula, sa Diyos na lumikha ng langit at lupa.
Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Huwag sana akong bayaang mabuwal hanggang lagi siya sa pagsasanggalang. Ang tagapangtanggol ng bayang Israel, hindi natutulog at palaging gising. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Ang Diyos na Panginoon, siyang magbabantay, laging nasa piling upang magsanggalang. Di ka magdaramdam sa init ng araw, kung gabi ay di ka sasaktan ng buwan. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Sa mga panganib, ika'y ililigtas nitong Panginoon, siyang mag-iingat. Saan man naroon, ika'y iingatan, di ka maaano kahit na kailan. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Magdiwang kayo't magsaya. Sa langit ay niligaya, gagantimpala ang tuwina. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus ang napakakapal na tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya ay lumapit ang kanyang mga alagad at sila ay tinuruan niya ng ganito. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kaniyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapis, sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba, sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimithing, makatutupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nilang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ikapagkakasundo, sapagkat sila'y ituturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa kaniyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa akin, inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at maghalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayun din ang ginawa ng mga tao sa mga propetang nauna sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Isang pasasalamat at pagpupuri sa ating mahal na Jesus Nazareno, atin siyang bigyan ng pagpupugay sa umagang ito. Mga kapatid, papaano ba ang maging mapalad? Ang mapalad ay hindi lamang pagiging maswerte.
sapagat ang mapalad ay isang biyaya. Ang pagiging mapalad ay isang kaloob or gift. Sa atin pong ebanghelyo sa umagang ito, narinig natin yung tinatawag na beatitudes, mga mapapalad, mga pagpapala. At ito nga po ay narinig natin doon sa sermon sa bundok, kung saan ipinakita po ni Jesus ang kanyang mensahe tungkol sa kaharian ng Diyos. Habang pinakikinggan po natin ang mga salitang ito, tayo po iniimbitahan ni Jesus na makita ang mundo through the eyes of Jesus, sa pamamagitan ng mata ni Jesus, at maunawaan kung anong ibig sabihin ng maging mayaman sa kaharian ng Diyos. At tingnan po natin ang bawat pagpapala at ating tuklasin ang malalim na kahulugan ng mga ito. Sinasabi dito, mapapalad ang mga aba sapagat walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagat sa kanila ang kaharian ng langit. Ang pagiging aba sa Espiritu, poor in spirit, ito'y nangangahulugan po ng pagkilala sa ating kabuuang pag-asa sa Diyos. Kaya nga sa Diyos ka umaasa. Ito'y isang pag-amin ng ating kahinaan at pangangailangan sa kanyang biyaya. Mga kapatid, in front of God, we are nothing. Bali, wala tayo. Kaya walang may pagmamalaki. Lahat tayo ay aba sa harap ng Diyos. Pangalawa, mapapalad ang mga nagdadalamhati sapagat aaliwin sila ng Diyos. Ang pagdadalamhati po, ito'y hindi lamang tungkol sa pagiging malungkot. Kasama po dito ay ang pagdadalamhati sa kasalanan. Pagiging malungkot dahil ikaw ay napapalayo sa Diyos. Ang mga nagdadalamhati ay mapala dahil sila ay nakikiramay sa mga paghihirap sa kanilang paligid at naghahanap ng aliw at kagalingan ng Diyos. In Him alone, we will find true happiness. Sa Diyos lamang. Pangatlo, mga kapatid, mapapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat mamanahin nila ang lupa. Ang pagiging mapagpakumbaba ay hindi kahinaan. Ang pagiging mapagpakumbaba, ito ay lakas na may kontrol ka, mahinahon, matiisin, nagtitiwala sa pamamaraan ng Diyos. Sa isang lipunan po, mga kapatid, na pinahahalagahan niya ang kapangyarihan, ang agresyon, itinatampok ni Jesus ang mapagpakumbaba niyang puso. Ang mga mapagpakumbaba ay mapalad dahil ipinakita nila ang katangian ni Kristo. Mapagpakumbaba, nakikibahagi sa kanyang kaharian sa bagong nilalang. Pang-apat, mga kapatid, mapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran sapagkat sila'y bubusugin. Mga kapatid, ilan po sa atin dito ang umaasa talaga sa kaniyang providence? Nasabi na ba ninyo sa inyong sarili, God will provide? Yung mga pagkakataon na hindi mo alam kung saan ka kukuha ng makakain, hindi mo alam kung saan ka kukuha ng pambayad sa tuition ng iyong mga anak, nasasabi mo, ang Diyos ang bahala. Ang Diyos ang bahala. God will provide. Ito yung pagnanais natin na ang Diyos ang umalalay sa ating buhay. Ang mga naghahangad ng katwiran ay mapalad dahil ipinangako ng Diyos na bubusugin niya ang kanilang pinakamalalim na hangarin. Hindi lamang sa pagkain, hindi lamang sa inumin at mga bayarin. Ito ay tungkol sa paghahangad sa presensya ng Diyos sa buhay natin.
Panginoon, ikaw lamang sapat na ang lahat sa buhay ko. Ang awa, ito yung susunod. Mapapalad ang mga mahabagin sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Habag. Kasama po sa habag ay ang pagpapatawad at kahandaang paginhawain ng paghihirap ng iba. Ganyan ang isang Kristiyano-Katoliko, mahabagin. Tayo mapala dahil ginagaya natin ang puso ng Diyos na mayaman sa awa, rich in mercy. Sa pagiging mahabagin, binubuksan natin ang sarili natin upang matanggap ang masaganang awa ng Diyos. We are opening ourselves to the mercy of God. Tayo nagiging daluyan ng awa ng Diyos sa iba. Kaya tayo nagiging mapalad. Sinasabi rin sa ating pagbasa, mapapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Ang kalinisan ng puso ay nangangahulugan ng pagkakataong pagkakaroon ng walang halong pandaraya at karumihan. Ang mga may malinis pong puso ay mapalad dahil ang kanilang kalinawan ng pananaw ay nagbibigay daan sa kanila na makita ang Diyos sa kanyang kagandahan at kabanalan. Naranasan nila ang isang relasyon na malapit sa Diyos at kinikilala ang kanyang presensya sa kanilang buhay. Mga kapatid, sa buhay natin, tayo hinahamon ng ating Panginoon. Nawa, ang presensya ko ang palaging manahan sa buhay mo. Hindi yung presensya ng sarili mo. Yung kalooban ko. Hindi ang kalooban. Yung kalooban ng Diyos. Sinasabi siguro sa atin, anak, not your will. Hindi ang kalooban mo bilang tao. Dapat yung kalooban ng Diyos ang palaging nananahan sa buhay mo. Mga kapatid, ang ikapito, mapapalad ang mga gumagawa ng daan tungo sa kapayapaan. Peacemakers, blessed are the peacemakers, sapagkat sila'y tatawaging anak ng Diyos. Ang gumagawa po ng kapayapaan ay naghahanap ng pagkakasundo at pagpapanumbalik ng mga nasirang relasyon. Meron ba sa inyong naging instrumento ng Panginoon na muling maayos ang relasyon ng ilan sa inyong pamilya? Ilan sa inyong magkakatrabaho? Dating nasira, subalit muling naayos dahil ikaw ay naging instrumento ng Panginoon, mapalad ka. Sapagkat ang gumagawa ng kapayapaan ay nagiging mapalad kung ipinakikita niya ang likas ng Diyos. Ang Diyos na tunay na taga-pamayapa. Sa pagpapatuloy ng kapayapaan, ipinakikita nila na sila ay tunay na mga anak ng Diyos. We pray for peace, not only in our country, hindi lamang sa bansang ito, ipagdasal natin ang patuloy na kapayapaan sa buong mundo. At panghuli mga kapatid, mapapalad ang mga inuusig dahil sa katwiran sapagkat sa kanilang kaharian ng langit. Ang pagsunod kay Jesus ay madalas na nagdudulot ng pag-uusig at pagsalungat. Ang mga nagtitiyaga sa pagdurusa para sa katwiran ay mapalad dahil nakikibahagi sila sa pagdurusa ni Kristo. At ipinangako nga po sa kanila ang kaharian ng langit. Ano pa ang hihilingin mo mga kapatid kung ang Panginoon ay iyong kakamtin sa buhay mo? Wala na. Wala na tayong hihilingin pa. Makamtan mo lamang ang Diyos, sapat na. Panghuli mga kapatid, mapalad kayo kapag kayo'y nilait, inusig, pinaratangan ng lahat ng uri ng kasamaan dahil sa akin. Magsaya kayo't magalak sapagkat malaki ang inyong gatimpala sa langit. Tinapos ni Jesus ang kanyang mga pagpapala sa isang personal na panghihikayat sa kanyang mga tagasunod. Kapag tayo daw po'y inuusig dahil sa kanya, kapag tayo po ay pinararatangan ng hindi totoo, tayo po'y magalak dahil malaki ang ating gantimpala sa langit.
Ang pananaw na ito ay tumutulong sa atin na harapin ang mga pagsubok na may pag-asa at galak. Ibig sabihin, mga kapatid, kung sa mundong ito'y nakararanas ka lang hindi maganda, dahil ikaw ay naninindigan para sa Panginoon, huwag kang mag-atubili na manalig sapagkat may pag-asa. Tayo ay kasama ng mga propeta at ng mga banal na nauna sa atin at tayo'y kasama ng Diyos. Manindigan tayo sa tama. Manindigan tayo sa wasto. Sapagkat ang paninindigan sa tama, pag alam mong tama, hindi ka naman dapat mangamba kapag wala kang ginagawang masama. Alam mong kasama mo ang Diyos at alam mong siya ang tunay mong pinaglilingkuran. Mga kapatid, uulitin ko, ang pagiging mapalad ay biyaya. Hindi tayo basta-basta nagiging swerte kapag tayo nagpupunta sa Quiapo. Hindi tayo nagiging swerte sapagkat tayo gumagaling dahil tayo nagsimba. More than pagiging swerte, ang hilingin natin sa Panginoon, Panginoon, naway maging mapalad ako. Sapagkat ang pagiging mapalad, ito'y tunay na biyaya mula sa iyo. Hindi nagkataon lamang, kundi tunay na biyaya. Ang makapiling ka, makasama ka, at tunay na manahan ka sa buhay ko. Yan ang tunay ng pagiging mapalad. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ang kaligayahan ang pinakamahirap na makamit sa lahat ng manghihinahangad ng tao. Manalangin tayo ngayon sa Diyos Ama para sa malalim na kapayapaang nagmumula sa ating buong pusong pagsandig sa Kanya. Ang ating itutugon, Ama ng biyaya, maging gantimpala ka namin. Ama ng biyaya, maging gantimpala ka namin. Ang mga pinuno ng simbahan, naway magkaroon ng tapang at lakas na ipahayag ang mabuting balita na siyang sagisag ng kasalungatan sa daigdig. Manalangin tayo. Ama ng biyaya, maging gantimpala ka namin. Iyaw mga nahaharap sa mga pag-uusig dahil sa kanilang pagsaksi sa Ebanghelyo, naway makaranas ng kaginhawahan dulot ng presensya ni Kristo sa gitna ng kanilang paghihirap. Manalangin tayo. Ama ng biyaya, maging gantimpala ka namin. Atin nawang isa puso ang turong mapalad upang maging banal at masaya tayo sa pagtatatag ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. Manalangin tayo. Ama ng biyaya, maging gantimpala ka namin. Ang mga may sakit at ang mga tumatangis sa pagpanaw ng kanilang mga mahal sa buhay, naway palakasin at hilumin sa kanilang kalungkutan at sakit. Manalangin tayo. Ama ng biyaya, maging gantimpala ka namin. Ang mga yumao, naway magkamit ng kaligayahan at kapayapaan sa makalangit na kaharian. Manalangin tayo. Ama ng biyaya, maging gantimpala ka namin. Walang hanggang Ama, nababatid namin na may malalim na malasakit ka sa aming kasiyahan. Palakasin mo nawa kami at panatilihin mo kaming malapit sa iyo. Ikaw na pinagmumula ng aming kapayapaan kaligayahan. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Oh.
buhay na inialay ng tayo'y matibang bilang isang sambayan. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ni kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayin mo at kalugdan ang paglilingkod na aming ginagampanan upang ang aming inihahain ay iyong marapatin at ang aming pag-ibig ay iyong pag-alabin. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang may daragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami rin iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli ka niyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na pang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila
at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangitapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinalalabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. Your life to
sins. Jesus, my Savior, my Lord. I will proclaim that you are my God, the God of mercy and the giver of life. I will submit my life to you, to serve you. Announcement. Sa darating na June 22, 2024, Sabado, magkakaroon po tayo ng binyagang bayan para sa mga batang 0 to 7 years old, handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Sa mga nagnanais, maaari kayong pumunta sa records office ng parokya na matatagpuan sa ground floor ng Cardinal Sin Building mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Para sa mga katanungan o detalye, maaari kayong mag-message o pumunta sa FB page ng parokya. Ang huling pagpapatala o pagpapalista ay sa June 18, 2024, Martes. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahin ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikong po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagganap sa iyong pagbibigay kagalingan ay pumawi nawa sa aming mga nagawang pagsuway, ay magdulot ng nawa ng iyong mga kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak
at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, inibinto ka namin, aram ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisan ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhan ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuluwalhati ka namin.